Eto nga pala yung mga pusit dito sa UAE, guys. Ayan, super lucky na ginawa kong adobo. Ganito nga pala yung gusto kong luto ng adobong pusit, guys. Ayan, creamy, salty, medyo spicy, ng medyo sweet. At saka syempre, walang langsa. At gusto ko nga i-share sa inyo kung paano lutuin. Sana panoorin nyo hanggang dulo. May mga nabibili kasi ako noon na adobong pusit sa mga kainan na medyo masabaw siya, lumulutang yung sabaw. Ayoko talaga ng ganun. Kaya naman, in-explore ko yung pagluluto ng tamang adobong pusit. Pero syempre, may kanya-kanya tayong panglasa. Kaya depende sa inyo kung gusto nyo rin ng ganito. Nasa 1 kilo nga pala lahat yung pusit na nabili ko dito sa Abu Dhabi. At ang halaga nga niyan ay nasa 25 dirhams or nasa 380 pesos. Ginisa ko lang yung bawang, sibuyas, at saka yung luya. Hindi ko na napakita kung paanong sino ang nauna, alin ang nauna. Pero kaya nyo na yan. Nilagyan ko pala siya ng luya kasi para mawala ang langsa niya. Ewan ko sa iba na gustong mag-adobo ng ganito. Alam ko yung iba hindi mahilig sa luya, pero ako ay mahilig ako sa luya. After kong igisa ang pusit sa bawang, sibuyas at luya, ay sunod ko namang nilagay ang suka at ang toyo. At ang sunod naman na nilagay ko ay ang oyster sauce. At kung wala naman kayong oyster sauce, ay pwede naman ang brown sugar. Bukod kasi sa nakakapagpalapot to ng sauce, ay nakaka-add din siya ng lasa sa ating adobo. At pagkatapos nga ay pinakuluan ko siya ng saglit lang. At kung makikita nyo ay dumami yung sabaw niya kahit wala naman ako nilagay na tubig dyan. At saka pinatuyo ko naman yan bago ko kaya binubos. Naman ang ginawa ko ay hinango ko siya or inalis ko siya sa sabaw niya. Hiniwalay ko lang muna at mamaya ko na siya ilalagay ulit. Para hindi siya ma-overcook at saka para matupad yung aking gusto na mapatuyo or maging creamy yung sauce. At ito na nga yung sabaw niya, napatuloy ko lang pakukuluan at nilagyan ko na nga yan ng paminta kasi hindi ko nilagyan kanina at nilagyan ko pa ng sugar. Bali hindi yan matamis, guys, ang timpla nito kasi ang sugar ay pampa-balance lang ng lasa. Bali nanggigibabaw pa rin dyan yung pagkamaalat niya. Nilagyan ko nga rin pala siya ng sili pero hindi ko lang hiniwa kasi ayoko nang masyadong maanghang. At nung lumapot at halos matuyo na nga yung sabaw ay nilagay ko na yung pusit. Hinalo-halo ko lang yan hanggang makoat siya ng sauce. Ayan, super sarap talaga niyan lalo na pag natuyo pa. Ayan talaga yung favorite ko na adobong pusit. Buta na lang talaga natutunan ko. Mapaparami talaga yung kain nyo yan. Lalo na pag kumain kayo with kanin. Ayan, super tipid yan na ulam. Kasi hindi mo kailangan ng maraming ulam para lang dito. Kasi isang hiwa pa lang talagang masarap na. At favorite part ko nga pala ang ulo ng pusit. Ayan, super sarap talaga para sa akin yung ulo ng pusit o yung galamay niya. Sana nagustuhan nyo ang video na to, guys. At kung nagustuhan nyo, sana huwag nyo kalimutan na mag-heart, comments, at follow my FB page, John Vlogs page. Ayan, happy 13K followers na tayo. At ang aking YouTube channel, John Vlogs. At shoutout nga pala kay Ella Bon at kay Aga Cesar Works. Ayan, pa-follow naman sila, guys.